Senador Ronald Bato de la Rosa, ano po ang chairperson po ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs at isa po sa mga pangunahing may akda sa PMP Organizational Reform Bill. Magandang umaga po, Senator. Mm. Magandang umaga sa iyo, Ted, DJ Chacha, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Opo. Senator, una po, ano ang inyong reaksyon dito po sa pag-veto ng presidente na hindi lang po isa, dalawang provision, kundi the entire bill? Well, malungkot tayo, Ted, no? Malungkot tayo. Dahil nga, pinaghirapan na ito yan. Dahil nga, because of the urgency of the bill, ay hindi man yan na originally nagagaling sa atin sa Senado, no? Yan ang nag-ugat yung bill na yan. Talaga, nagaling yan sa PNP, NAPULCOM at DILG. Sila yung nakiusap sa atin na kung pwede daw, ishipper ko itong bill na ito para ma-address yung mga legislative gaps sa kasalukuyang sitwasyon kung saan nag-operate ang PNP na may mga problema, may mga pagkukulang. So para ma-address ito, kailangan itong PNP Reform Bill na ating binalangkas. So pinaghirapan namin ang gusto yan at hindi naman buong-buong kagustuhan lang ng Senado o ng Kongreso yung mga provision na yan. Kundi yan lahat ay nagagaling sa kanila doon sa mga nag-request. Sabihin na natin, kasama ng Malacanang mismo, dahil DILG, PNP, NAPULCOM are directly under the Malacanang. Sila nakiusap na gawin yung batas na yan para ma-address yung problema sa PNP. Pero ngayon, nabito natin Pangulo, well, we respect that decision because that is separation of powers. Yes, sir. Separation of powers wherein we operate under the constitution na may veto power ang Pangulo. Opo, so wala pa akong problema diyan, Ted. Ako'y tumugon lang sa kanilang problema. Mm. Opo. Senator, naputol po tayo. Hello. Hello, Senator. Medyo hello. Tayo po'y nag-choppy tayo. Okay, so yes. Kaninyo, yes. Ginagalang nyo pero kayo'y nalulungkot kanyo, Senator? Opo. Yes, nalulungkot tayo dahil sige. Pinaghirapan natin ang gusto yan, okay. Hindi lang ako, kundi yung ating mga kasamahang senador. Opo. At pati yung ating kasamahan sa lower house, opo. Yung mga congressman, ay umabot kami ng bicameral conference committee at sa bicam na yan ay pinag-usapan pa namin talaga yung paano namin mapapaganda ng gusto yung batas na yan. So, okay. with the presence of our partners from PNP, DILG, and NAPULCOM. Mm. So, yun, we were hoping na ito'y may sabat. Mm. Okay, sige. So, Senator, hello, sir. Yes. Yes. Sir, sorry po, no, with all due respect, no, ang hindi namin maintindihan dito, dahil sa kung ito po ay mismo isinusulong ng DILG kung saan nga po nakapaloob din po ito, no, sa batas nga ang PMP, ang kanila pong poder sa PMP, hindi ho ba meron tayong legislative liaison office, no, sa Malacanang na para maiwasan itong gantong pag-aaksaya ng pera yun ng bayan? Kasi po ito po yung pag-aaksaya sa pera ng bayan, di ba? Kasi ilang... Nagegets ninyo? Grabe po ito, ha. Grabe po itong ginawa nila. Yung bang they spend so much time para ayusin itong batas na to, na galing din naman po sa kanila. Galing din naman po ito sa DILG, sa PNP. Ibig sabihin po, galing po sa executive branch yung issue na to. Tapos, pinagawa sa kanila, pinaayos, pinagastosan. Kasi tandaan ninyo, bawat hearing yan ho ay may gastos, may gamit po na ano ho yan, na ginagastosan ho ng gobyerno ho yan. Nakatatlong hearing yan, kaya nga po na ipasa eh. Tapos at the same time, yan po ay may bicam pa. Imagine ninyo na lang, di ba? Imagine ninyo na lang, after nun, sasabihin ng presidente, ibibito ko to. So anong implication nun? 'Di ba? Kaya nga nakakapagtaka talaga minsan din eh yung mga desisyon ng ating Malacanang, ng ating presidente, parang paiba-iba.
alam mo, no wonder kaya nga ito si De La Rosa, si Bato, ayaw na ring umattend ng SONA kasi parang wala din pala kayong respeto sa amin eh. Pagkatapos ninyong pinagawa ito, kaya nga ang tanong ni Ted Pailon dito, di ba may liaison officer sila? Ibig sabihin, sinungaling na officer? Hindi, iba pala yun. Hindi, ibig sabihin, meron silang officer na sa Malacanang na pupunta sa Senado at sasabihin, ito ang dapat ninyong ayusin, ito ang bilisan niya, ito ang priority bills. Di ba? May ganun eh. Pinriority ito, tas biglang nga. Kaya nakakapagtaka lang. Alam nyo, ito lang masasabi ko sa inyo, mga kapulisan, wala talaga tayo magawa. Ha? Di ba, yun nga lang pong sa nangyari sa Davao na parang pinaglalaruan ng desisyon ng mga nasa taas. Di ba? Ganyan ang treatment sa inyo, mga kapulisan. Wala nang pakialam mo sa inyo sa baba. Ang importante sa kanila ay yung kanilang sariling agenda ang masunod. Ganyan, hindi kayo binibigyan ng kahalagahan ng inyong mga, ewan ko ba, ng boss ninyo. Kaya tuloy ang gulo. Ito pa ha, may papakita po ako sa inyo. Ito. Maganda itong ipinos ni Jay Sonsa. Di umano. Galing daw ito sa pati ba naman rice allowance na 215,000 na 215,206,000 na pulis, hindi pinalangpas. Binubukulan pa ng tiksi 50 bawat ulo. So, bawat buwan, kikita ng 10 milyon kada buwan. Okay? Or 129 million kada taon. Makakapagtipid. So, binawasan kayo ng tiksi 50. As in, binawasan kayo ng rice subsidy ng tiksi 50. Ganyan po kayo kamahal ng ating Pangulo. Ha? Palakpakan. Kayo mga kapulisan, sunod pa. Ha? Sunod lang kayo ng sunod sa inuutos sa inyo. Kasi yan ay inyong nasa konstitusyon niyo yan. Sumunod kayo sa chief inyong commander na ating Pangulo. Okay? So, tiisin nyo yung mga ganyang appreciation na ginagawa sa inyo. Diba? Babawasan kayo ng 10 million kada buwan sa rice subsidy. Di umano. Okay? Di umano. Sabi ni Jason sa, hindi ako sure kung totoo to. Basta sabi ni Jason sa yan. Linawin ko lang ha, sabi ni Jason sa. Anak ng teteng naman, oo. Sabi ni Jason sa. Hindi ko sinabi yan. Para lang maliwanag. Diba? Yabang! Sabi ng isang comment, yabang! Hindi porke tama kami mayabang. Mali lang talaga kayo. Hindi, alam mo, kayo mga kapulisan, I'm just appealing to your to your sanity, ika nga. To your logic. Nung kayo po ay nakay Pangulong Duterte, kayo ay inalagaan ng gobyerno ni Pangulong Duterte. Dinoble. Pinriority kayo ni Pangulong Duterte at dinoble ang mga sahod ninyo. Nakinabang kayo. Nung pagtungtong ng gobyernong ito, isa kayo sa unang binawasan, di ba? Tinanggalan kayo doon sa pensyon nyo. May binito na naman na kung saan maganda sana yung batas na ginawa ni Bato para sa inyo. Pinigilan. Ito naman, binawasan kayo ng subsidy sa rice nyo. Diba? Pang-apat, yung mga appointments ninyo, alam nyo nagkakaloko-loko. Ang dami kong alam.
na ganyan, pinulitik kayo mga appointment nyo dyan sa kapulisan. Alam nyo yan, mga pulis. Oh. Pero, eto lang ha, gusto ko sabihin, baka mamaya, maano naman nila ako ng, ano yan ha, sedition yan ha. Gusto ko lang sabihin, ganyan kayo kamahal ng ating Pangulo. Oh, malinaw ha. Baka kasi sabihin nila, naku, sedition yan for rebellion. Hindi. Mahal na mahal nga kayo ng Pangulo, kaya ginawa nila yan sa inyo. Ganyan kayo kamahal. Diba? Kayo ang inunang binawasan ng pensyon. Kayo ang inunang binawasan ng itong bigas. O, kayo ang ayaw i-prioridad sa batas. O, diba? Kayo ang pinalipat-lipat ng ano, appointment. Mahal kasi kayo ng ating gobyerno. O, diba? Priority kayo ng ating gobyerno. So, alam nyo na. Dapat, pagka merong pagkakataon para manindigan, magpasalamat kayo sa ating gobyerno. Nililinaw ko lang ha. Baka mamaya sabihin nila, bakit mong inaano yung mga kapulisan? Hindi ah, sabi ko nga, magpasalamat kayo. Ha? Ha? Pagkailangan nyo nang tumayo para sa bayan, ito'y sinyalis na para sa inyo na magpasalamat kayo sa gobyerno.